Ayan, dito ulit tayo. Good day mga ano ba itatawag ko sa inyo, mga ka-aircon tech, mga ka-technician. Ayan, basta mga ka-technician na lang. Okay, so ito yung lamesa ulit natin ngayon, punong-puno hanggang doon, sa kabila. Ayun, no, pakita mo yung ginagawa ng isang aking kasama dito. Ayan. Hanggang doon sa dulo. Ayan, may nakasalang pang Panasonic. Puno na. Puno na. Ayan, ikot ka lang ha. Ayan, balikan na ulit dito. Okay, so ito katulad nung sinasabi ko sa inyo kasi, yung aking vlog, vlog ba ang tawag dito? Video o vlog na. Kasi nilabalabas sa YouTube is vlog. Vlog na. Yun, wala po, hindi po scripted yung ginagawa naming video. Kaya minsan, pagpasensyahan nyo na kasi parang may mali yata akong nababanggit. Pero parang ayon naman dun sa ating topic na inilalabas. Ayan, so ayan, katulad nyan, sabi ko nga sa inyo, kung ano yung huling nasa lamesa ko na i-check, yun po yung aming naipapakita sa video. So yung iba, hindi na namin na ilalabas dahil medyo nauubusan na kami ng oras and wala rin namang nag-video, walang nagka-camera and minsan tuloy-tuloy yung dating ng tao dito. Yung iba, pumupunta, nakikipagkwentuhan, yung iba, nagdadala ng unit, katulad kahapon, eh galing pa ng Angeles, Pampanga, nag-commute pa. So kailangan naming i-entertain kasi sobrang layo, eh balikan din, kailangan naming unahin gawin kaagad yung unit niya. Grabe, ang tiyaga niya ha. Commute talaga para lang makapunta sa'yo ha. Yun. Iba ka talaga, master! Sulsul ka pa. Patuloy pa ng tester eh. Yung flak okay. Naman, para medyo mahal. Saka na yan. Okay. So, ito kasi chinek ko na kanina, iwan error daw siya. So, nawala, natanggal ko na yung iwan error nitong isa na to. Kaya lang, hindi ko alam kung mag-on na ang compressor. So, kailangan kong i-set up sa compressor. So, meron ako dito isa ito. Hindi ko pa alam kung anong laman ito. Yan. Pwede ko kayong banggitin pangalan ito. Kita mo na lang. Yan. Sino may-ari nitong board na ito? Taas ang kamay. Ayan. Alam ko na kung anong laman ito. Daikin. So, sa sunod siguro, baka sarap magbukas na regalo, ano? Nakabalot. Ayan, sabi ko na Daikin. Sabi ko na Daikin eh. Ayan, nakabalot pa. Hindi ko na binanggit yung pangalan. Hindi ko tinawagan eh. Ayun, so babasahin ko na lang ang problema. Outdoor unit on and off every 5 minutes. PCB board. Ayan. Taga Batangas Street, Barangay San Isidro, Makati. Ay, galing Makati lang po malapit. So, medyo matagal na rin kasi 11, 12, 13, 14, 15 araw na rin. Ayan. Ito ang problema natin kasi pag ganito yung naipadala, hindi ko may sasalang sa unit. Wala yung heatsink, wala naman sensor, wala kasamahan. Pero based doon sa sinabi niya na problema, on and off, ito, direct to the point na kaagad ah. Pag on and off, ibig sabihin, nagpa-power or nag-on yung compressor. Maandar ang compressor. Teka nga, bisahin ko yung outdoor unit on and off every 5 minutes. So nag-on siya at every 5 minutes, namamatay. Ayun. So, maaaring ang sira niya yung IPM. Ito. Or, ito. Yung IPM driver. So, nawawalan, out of control. So, sa ibang unit yata, sa ibang brand, ang lumalabas na error nito yung PO error. So, aandar ang compressor. After 5 minutes, mamamatay. Aandar, mamamatay. Tapos, lalabas yung PO error natin. Yun. So, yung nakikita namin na problema doon sa PO error, kadalasan kung hindi IPM, compressor, kung hindi sa compressor, yung tinatawag namin na IPM driver or IPM control galing sa system papunta sa IPM. So, system nagkukontrol doon sa IPM natin.
yung speed ng ating compressor at yung pagtuturbo ng ating compressor. Yun. Ang control niya galing sa system din. Kinokontrol yung IC natin. Ito. Yung. So, hindi ko makita pa at nasundan kasi wala kasi akong diagram ng mga ganitong unit. Kung may diagram to, madali yung masundan. May isa-isa natin. Ayan. Pero sa experience namin kasi, sa ganitong board, madali lang naman natin na i-trace. Yung nakikita namin na problema, direct to the point na kagada, ito yung capacitor na to. Ayan. So, ang value niya, may mga value ito eh. Pero ito yung ginagamit nila. Actually, yung medyo maliliit lang. 20 microfarad ito eh. Teka, painitin ko lang yung soldering ko muna. Para mabunot ko. Ayan. 20 microfarad. So, nag-check naman ito sa digital tester natin. Yun. So, medyo mabilis magbasa ko. Kung wala ko ng capacitor. Ayan. Meron akong spare dito. Ito. Yan o. Ito yung value. Yun. Nakikita. 20 microfarad, 450 volts, DC. Teka lang. Yan. Teka lang. Ayun mag-focus. Oh, yun ang value niyan. Meron yata mas mataas is 40. Depende sa... Teka, tingnan natin yung mga... 3... Yung mga gumagamit ng mga ano... Yan, basta ganito yung design kasi, makikita nyo Daikin. Daikin ang nag-design ng ganito eh. Yung mga, sandali, titignan ko ha. Ito, pinagpalitan din ni Daikin. Yun. Ito, meron din siya. So, nakakonect siya sa ating diode. Teka, paano bang posisyon noon? Din eh. Ayun, sa AC. So, ito yung pinaka-filter capacitor niya na tinatawag natin. Ayan o, direct to AC bago lalabas sa DC. So, ito yung filter capacitor bago pumasok. O diode, filter capacitor. Ito ang ginamit niyang capacitor. And ito yung sa DC natin. So, pumasok din yung AC. Pero, ang nakalagay sa kanya kasi DC ang... nakasulat sa ating kapasitor. So, ang tawag kasi dito sa kapasitor na ito, non-polar kapasitor or mylar kapasitor. So, iba kasi yung gamit ng AC, ito katulad nito, yung starting ay running kapasitor ng ating panmotor, iba siya kasi ang nakasulat sa kanya AC, ito DC. So, kung bibili tayo ng kapasitor, 20 microfarad, 450 volts DC ang nakalagay. Ayan. Hindi ko pa na-try kung uubra yung ganito. Pero, yung microfarad, kasi katulad nito, 20 microfarad, 450 volts na, pero maliit lang siya. Hindi katulad nito. Ito, katulad nito, 3 microfarad lang, 450 volts din. Pero, yung size niya, oh, ang laki na kagad ng diferensya. Hindi ko alam kung uubra itong ganito, hindi ko na-try gamitin. Kasi ang ginagamit namin, kung ano yung exact value pagdating sa ganito. Ayan. Okay? So ito, umpisahan natin itong board na ito. Ayan o. So kadalasan yan eh, yung ganun problema na sinasabi dito, namamatay siya every 5 minutes. I-check nyo itong kapasitor na ito, kasi ito lang yung kadalasan na pwede nyo lang kayang pwedeng palitan. Pagdating doon sa IPM or pagdating doon sa ating system, medyo madugo na. Madugo ng kalikutin. Or kung yung power supply siguro, madali pang gawin. Ayan. So, kung ang gamit nyo ay digital na plug, madali lang. Kasi set ka lang doon sa capacitor. Yung. So, nag-set na kagad ako sa capacitor check. Direct na kaagad natin ginagawa. Chine-check na kaagad namin. Ayan o. So, kita na kaagad namin. 13.7 microfarad. Ayan o. Okay. So, direct to the point na kaagad ang ginawa ko ha. Ayan. So, 13.7.
which is ang value ng ating capacitor is 20 microfarad. So kita na natin change value. Ito 'yun na. Yun. 20. So ito 13. So change value na siya. So ito yung papalitan ko muna dahil hindi ko ito matitesting dito dahil wala akong pagsasalangan. Papalitan ko muna yung capacitor and ipapauwi ko ito doon sa ating technician na nagdala dito. Ayun. I-try muna nila doon kung aandar. Pero papalitan ko na. Ayan. So tatanggalin ko yung capacitor muna. Yun, buti na hindi na soldering ko. Okay. Yun, tanggal. Ito. Yun. Nakikita niyo yung value. Yan o. 450 volts DC. 20 UF. Nababasa? Yes. Okay. So, iyan na. 20. So, dapat 20 ang masusukat natin. 19 or 20. Yun o. 8.4 nung tinanggal natin. So, ibig sabihin, change value. Yung original o tamang value niya ay 20. So, sira ito. Ayos. Ayun. So, ang trabaho niya is filter capacitor papunta doon sa diode. Ayun. So, parang naiba siya doon sa design ng isa dahil filter capacitor pumasok na ng IPM eh. So, kailangan talaga ito. Kung mababa ang microfarad, so mababa ang matawag nito. Pag tinagalog natin, mababa ang sipa. Or mababa ang current, mababa pumapasok. So, ibig sabihin, isa-shutdown niya si compressor dahil mahina yung current na pumapasok sa IPM. Dahil pumabagsak siya dahil dun sa ating capacitor na defective. So, ikakabit ko na lang itong capacitor na ito. Boom. Ika, tanggalin ko. Yun. So, Daikin po itong board na ito. Yun. Ika, hindi aabot yung pa ako. Yung, okay. So, Daikin ito ha. And, ayan. Nabanggit ko na si Daikin. Meron kasi isang comment doon. Mamaya, sasagutin natin ha. Abangan nyo yung aking isasagot doon sa nag-comment. Ayan. So, kung lumalabas mo po kasi yung mga brand na nababanggit namin, katulad nito, Daikin, binanggit namin ang pangalan, hindi naman ho namin purpose, or hindi naman namin, tagalogin ko intention. Na layunin, intention, na manira ng sa mga manufacturer, sabi nga nila, para nakakasira tayo, pinapakita lang namin kung paano i-repair ang board. And ipinapakita lang namin kung ano yung mga posibilidad na pwedeng ikasira and paano ba natin maiingatan dahil hindi naman po biro ang presyo ng ganitong board. Magkano ba ito? Pinakamababa nyo na 8,000. Sahod na po yan ng isang empleyado ng isang buong buwan na sahod. Ayan. Eh, paano pa ipapakain sa pamilya nyo kung ibibili nyo ng isang board, diba? Yun, yun lang naman ang purpose natin dito. Okay, so ikakabit ko ito. Yan o, capacitor na ito. 8,000? So, nasa 8,000 to, alam ko. Merong mas mahal pa dito. Maabot ng 40,000. Sa isang board pa lang. So, ganun kamahal. Isipin nyo kung ilang taon nyo pa lang napakaminabangan yung aircon nyo. So, nagamit nyo siya ng 2 taon, gagastos ka ng 8,000 plus bayad sa ating technician. So, nakakaawa. Yan. Okay. So, yan. Ikinabit ko na ha. Ayun. So, dun sa ibang technician natin, mag-provide na kayo kahit hindi naman Pluck kasi mahal si Pluck. Bumili na lang kayo ng ibang ordinary na digital tester. So, meron yatang mga 1,500, 2,000. Kaya-kaya na yun. Tatlong cleaning lang ng window type. Makakabili na kayo ng isang digital tester na may capacitor checker. Ayun. So, check nyo. Ayun. Nakuha natin. So, pumalo na siya. Mas mataas. So, yun yung pinakamalapit na value kasi. Ang kinukuha natin. Teka, balik na rin ko. Yun ah. So, pumalo siya ng 26 dahil nakakabit siya. Kaya mas mataas ang microfarad. Okay, so nung tinanggal natin kanina,
Ito yung defective na tinanggal ko. Yung 8.4 na lang. So nahuli na natin. Ayan na. Direct to the point na. Ito yung kadalasan nagiging problema. Kapag ganun yung namamatay ang compressor, ha? Okay? Maayos na to. Babalik ko na doon sa kahon. Papatesting natin ito bukas. Pwede nang itawag. Yung. So alam na nung may ari. Okay. So ayan. Tapos na tayo. And meron lang ako, katulad ng pinangako ko kanina, kanina ko lang binasa yung comment eh. Ano ba araw kanina? Wednesday. Yun, birthday pa naman ng anak ko kanina. Umaga, nabasa ko yung message. Na message? Sa comment lang po. Ayun, sabi ko sasagutin ko siya. Si Sir, hindi ko mabasa ang pangalan eh. Ngob. Anar, ano yun? Anartsap. Pag binaliktad ko, Pastrana Bong. Ayun, Sir, shoutout po sa inyo. Pa-member ka sa Sir sa Raktap. Ayun, Raktap. Ano ba yung Raktap? Yan yung mga, ano, mga sikat at saka mga magagaling. Ah, na, yung, ano. Yung sa aircon, high-end product. Ref and aircon. Okay, so nandito yung mga veterano. Mm-mm. Raktap. Sali siya dyan. Okay. Ayan, so yung isa basahin ko lang ha. Laki nakita mo boss JDL sa YouTube kahit hindi na mag-install. Ayun. So sa amin po, yung sinasabi yung malaking sahod, nako maliit lang ho. Wala pa ho akong sinasahod hanggang ngayon. Wala pa kaming pin, wala pang binibigay si YouTube sa amin. Although nabigyan na kami ng napasok na kami doon sa counting, partner program. Wala pa po. Hindi pa pinapadala sa amin yung pin. Baka pero, makikibala to. Mm-hmm. Pero... Wala pa. Ayan mo na, papuntay mo na lang dito. Para okay. Mabigyan mo ng manok. Lutuan mo na lang ng ano. Okay. Manok. Sir, sa chilled water, pwede ka din ba? Sa kamay NC, certificate ka ba regarding sa rack? Ayun, yung isumunod. Congrats, sir. Okay. Electronics... technician ka, hindi ka aircon technician. Kasi kung aircon technician ka, hindi mo makukuhang mag-vlog. Dami ng gawa. Kawawa yung mga naniniwala sa'yo. Ni wala kang ang video na lalatag ng piping, puro wall-mounted post mo. Hindi pakilalang brand. Oo nga, hindi pakilalang brand. Okay, mamaya sasagutin natin lahat ha. Next time, mapanood ko sa vlog mo, refrigeration cycle, saka kung papaano mag-install ng BRF or BRB. Okay, yung isa. I-picture mo, sir, paano BRB at BRF at chilled water system, ha? Saka yung ducting system sa air conditioning, kung paano ang sistema. Okay, comment yon. Isang tao po yon. Si sir... Bung Pastrana, binaliktad ko na kasi hindi ko mabanggit eh. Baliktad eh. ACDC siguro ito. Ang daming nauuto ni JDL. Ang papangit naman ng install. Meaning walang NC sa test na yan. Ayun. So ito yung pangalawang comment niya. Ayun o, oh, binasa ko lang. Ayun o. Oh. Hindi ka na niya makita. Ayan eh. Oh. Wait lang. Ayaya mo na. Ayun, so sasagutin ko na si Sir dito ha, kasi meron pa, marami pa itong message yata eh. Ayan. Talaga wala daw akong in situ. Wala ho talaga akong in situ. Nag-aral ho ba ako sa TESDA? Hindi rin ho ako nag-aral sa TESDA. Experience ho ako. Ako po ay BSMT ang aking course. And after ko na mag-BSMT, advanced ROTC din ho ako ng PMI College. Kaya po officer ako ng PMI College. Advanced ROTC po ako. Kaya sumasalot po ako minsan sa inyo. Ayan, reserve officer po ng Navy. And ECE po ako. BSECE po ako ng TIP, Quezon City. Ayun. So, ayun, nasagot ko na. Wala ho akong in situ ha. And wala ho akong TESDA. Dahil kami ho ang nagbibigay ng certificate dun sa mga nagtitraining sa amin para makakuha ng NC2. So hindi ko ho kailangan. Sila ho ang nagtitraining sa amin. Hindi ho ko ang nagtitraining sa kanila. And kasi
Sila ang nag-a-apply sa iyo bilang aircon tech. Okay, so hahanapin natin ulit 'to. Sir Emo, may NC2 ka ba? Rira. Okay. Baka hindi mo alam ang refrigeration cycle. Lahat ng post niya, installation, puro hindi branded na yun. Sir JDL Emo, National Competency Regarding Air Conditioning. Vlog ka ng vlog tungkol sa air conditioning. Ang daming nagiging tanga na technician. Uy, mga tanga daw kayo, mga technician. Nasaan kayo? Yun, marami daw kayo nagiging tanga. Ay, wala dito. Nasa bahay ho sila ngayon dahil pandemic. Yun. So, ito. Binanggit ko na ha. Electronic technician siya, hindi siya aircon technician. Wala nga siyang vlog BRF at ginawa na BRB. Ang vlog ni JDL, puro paninira sa mga manufacturer. So, yun yung ginagano ko dito ha. Hindi ko po intention na manira yung binablog namin. Wala po kami pinipiling brand dito. Lahat po ng brand ay nilalabas namin kung ano po yung pumasok dito at dinala ng customer at dinala ng ating kapwa technician. Ayan. Ang daming nauuto ni JDL, yung ulit. Ang pangit naman ng install. Ha? Yung pala ulit yun. Okay, so balikan ko ulit siya. Yung sinabi ko, wala ho akong NC. NC2, NC3. Wala akong certificate niyan. Dahil hindi naman po ang category ko ay technician. Siguro 1996 po hanggang year 2000, technician ako doon sa shop ng aking kapatid. Year 2000 hanggang 2006, technician po ako ng Lab Electronic Service Center. Ako po may hawak sa Farmers Brands dati. Okay, from 1996 or 1997, nag-registered na po ako ng DTI. And hanggang ngayon po, registered kami ng DTI. Mamaya, ipa-plus ko yung ano ha, yung aming permit. Ayan. So, wala po akong in-situ dahil ang category ko po ay business owner. Anin ko ang in-situ. And dealer po ako ng aircon. And contractor po ako. Okay, so hindi ko kailangan mag-provide ng in-situ. Kung may in-situ, hindi po sa akin. Hahanapin ko sa mag-a-apply sa aking technician. Tama? Tama. Okay. Ako maghahanap po ng NC2. Hindi po ako ang hahanapan nyo ng NC2 dahil business owner po ako and contractor po ako and dealer po ako ng aircon. Ayan. Negosyante po ako. Mm-hmm. Hindi po ako technician. Okay? Nakakaintindi lang dahil ang category ko po nandoon na. Hindi na po ako technician ngayon. May mga tao po and may mga technician po ako. Yung mga naglalatag ng pipe na sinasabi ni sir, yan po ay mga technician ko. Okay, yung gumagawa ng ducting, hindi ko nabasa, may nabasa ko dito ducting. May mga subcontractor po ako na gumagawa ng ducting. And meron din po akong mga nag-i-install. Ayan. So ngayon po, simula ho ng ECQ, ay ang amin hong shop dati, yun, marami hong nakakaalam, nasa Mandaluyong ho kami sa May Gabis. Nung mag-ECQ po, iniwanan namin. Lumipat na ho kami dito sa bodega. And ito pong bodega na ito, ito po ay sariling lote namin, sariling bodega namin. Hindi ho kami nangungupahan na. Ayan. Kaya sinasabi niya, maraming gawa. Puro pagbablog na lang ang ginagawa ko. Baka hindi ko daw alam yung ginagawa ko. Alam ko ho yan dahil matagal ho akong nag-technician. Yung hinahanap mo lang certificate, ayun, saka wala ho akong papakitang certificate dahil hindi naman ho ako nag-a-apply ng trabaho sa inyo, sa kanya, kay Bong Pastrana, ano? Mm-hmm. Ayun, ayan, ito yung certificate. Ibibigay ko yung certificate, tatanggapin mo ka akong empleyado, kaya mo akong pasahurin. Ay, baka ako hindi mo mapasahod, kailangan ko, minimum ko 300,000 kahit sa buwan. Ay, baka ako hindi niya maibigay, mag-a-apply ako sa kanya. Ayun, ayun, ganun lang ho. Di ba ka? Okay. So, ayan, nasagot ko na naman. Yung nagbablog daw ako and wala nang oras siya pag i-install. Ano ba yun? Hindi ko gaano maintindihan niya. Ano na nga yun? Kasi yung sumagot sa... Gusto niya kasi nakikita niya nag i-install ka daw. Hindi na po. Dahil ako ho ay... May mga installer ka kasi. May mga installer ho ako. Simula po nung ECQ, ang ginawa ko kasi, dati marami akong tao. Ang technician po namin na lumalabas, 1,000 per day.
Yan, ang load nila, 3, 4, or 2 unit. Pagkatapos ng trabaho nila, natapos yung 2 unit. Kung natapos sila ng alas 2 o alas 3 ng hapon, pwede nang umuwi. 1,000 ang sahod nila, plus yung gasolina sa motor. Dati, nung hindi pa ho nag-ECQ. Nung mag-ECQ po, lahat ho ng technician ko, tinanggal ko na. Wala na akong technician dito. O yung isang gumagawa lang ng board. Yung mga technician ko na nasa labas ngayon, hindi na ho technician ang tawag sa kanila ngayon. Subcon technician na po o subcontractor ko na. Ayun. So yung kinikita nila ngayon, percentage na po ang binibigay ko. So mas malaki po ang kinikita nila ngayon. Wala naman ako sakit ng ulo. Hindi ko na sila hinahandle. Binibigay ko lang yung schedule sa kanila. Tatakbuhan nila si customer. Kung magkano ang kinita namin, may percentage siya, may percentage ako. So, hindi na sila arawan. Hawak nila oras nila. Yun. So, next year siguro, pagka-renew ng aming permit, balik na ulit tayo dun sa dating trabaho natin. Ayan. So, ayun. Tapos na. And, ayun lang ha. Dito kasi sa amin, wala naman ako ibang pwedeng ipagmalaki din dahil lahat naman, marami nang nakarating dito na technician, marami nang nakapunta dito. So, alam nila kung kilala nila ako. And wala naman akong pinagyayabang, wala naman akong pinagmamalaki sa inyo. Ang pinagmamalaki ko lang sa inyo, yung nalalaman ko na isinishare ko sa inyo. Okay, kasi ang katuyanan ko lang sa buhay, kapag namatay ako, anin ko yung nalalaman ko kung hindi ko ibinahagi sa inyo. Hindi ko naman madadala sa buhay yan. Ano? Ayos. Okay. And kung meron siguro akong bagay na pwedeng ipagmalaki ngayon, eh dahil nandyan yung mga anak ko, nandyan yung partner ko, and yung mga magulang ko ay nandyan na tinuruan akong rumispeto sa tao. Ayun. So yun yung mga bagay na pwede kong ipagmalaki sa inyo. Okay? Approve!